Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa atin pong CCF Sunday Fast Track. Tayo po ay magtatanong ng inyong mga katanungan kay Pastor Bong Saquing. Pastor Bong, ang una po naming tanong, paano po ba natin dapat tignan ang paggamit ng antidepressants o gamot sa kabila ng ating natutunan na ang tunay na susi para mapagtagumpayan ng anxiety at depression ay si Jesucristo? Ang bagay ng depression ay may iba't ibang level. Kunyari, may mga depression na because of yung nga, reaction, no? Parang ito yung tugon sa isang sitwasyon, di ba? Meron naman circumstantial depression. Meron tinatawag chemical depression because of the reaction sa isang body. O kaya naman, ito rin ay tinatawag na clinical depression. Ngayon, ang pagpapagaling sa Panginoon pa rin. Kaya kahit na may gamot pa, kung hindi ka pa rin titingin sa Panginoon Jesucristo at ma-calibrate yung brain, hindi ka pa rin magagamot. Kaya napaka-importante, nagtutulungan yung mga bagay na yun. Kasi maging ang talino ng tao, galing naman sa Diyos yun. When they discovered yung mga gamot na ganyan, galing din sa Panginoon Diyos yun. Nag-uugat pa rin sa kapangyarihan ng Diyos ang kagalingan. Hindi yan independent. Biruin mo sa si Dr. Caroline Leaf, for example. Siya po ay isang neuroscientist, ano ho? And at the same time, a follower of Jesus. Sabi niya, if you pray for 12 minutes, a focused prayer a day for 8 weeks, there would be a great significant change in your brain na makikita ng ano, ng makikita sa CT scan. Amazing, no? Bagamat ginagamit din ng Diyos yung gamot, ang sentro pa rin ng kagalingan ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi yan gagamitin ng Diyos para gumaling ka, walang magagawa ang gamot. Kaya napaka-importante na pag, lalo na kapag clinical depression, makinig din tayo at igalang din natin ang expertise na binigay ng Diyos sa mga doktor. Okay? Maraming salamat, Pastor Bong. Ikalawang tanong, nasabi po ba sa Biblia na ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso? Sa paanong paraan po natin nadarama ang kalinga niya kung hindi natin siya nakikita physically? We walk by faith and not by sight. Kaya napaka-importante, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, siya ay totoo, nakasama natin. Kaya nga sabi niya, David, kahit saan ako magtungo, nandun si God. Napaka-importante niyan. Kaya ang idea na si Lord ay malapit sa mga bagabag, ito'y napakahalagang paalala sa atin. He is just a call away. Tumawag ka sa Diyos. Call upon me and I will show you great and mighty things. Maging si Jeremiah, when he was so down, he called upon the Lord. Kaya napaka-importante yung pagtawag natin sa Diyos. Kasi ang problema natin, minsan bagabag na nga tayo, hindi pa rin tayo tumatawag sa Diyos. Ang dami nating tinatawagang tao, dami nating tinatawagang mga personalidad. Pero ang nakalimutan natin, the person of God. Kaya napaka-importante ho. Sabi ng Lord, tumawag ka sa akin, cast your concern upon me. Kasi ako'y nagmamalasakit sa iyo. Kaya nung sinabi ng Diyos that He is near to the brokenhearted, ano sinasabi niya? He is reminding the brokenhearted, I'm just here for you. I care for you. I love you. Kaya yung pong dapat nating maalala palagi. Pastor Bong, salamat po. Sa ikatlong tanong naman po, para po sa mga magulang na may anak or para sa mga kabataan na may kaibigan na nakakaranas ng matinding depression, ano po ang inyong payo upang maintindihan at matulungan po sila sa kanilang mga sitwasyon? Una sa lahat, tanda namin sabi ng Panginoon, do unto others what you want to be done unto you. So sa mga resulta, ilagay mo yung sarili mo sa kanilang kalalagayan. How do you want to be helped? How do you want to be ministered to? Then, saka mo sila samahan. Anong, kung ikaw ay nasa kanilang kalalagayan, anong mga salita ang gusto mong marinig? Sabihin mo yun. Kung kaya, napaka-importante nito na talaga ipag-pray mo yung tao na yon kasi only God really knows yung tamang salita kasi timely words brings life. Kaya yung tamang salita na gagamitin mo, tamang timing sa pagkikipag-usap, yun talaga ipag-pray mo at maramdaman mo yung love ng Diyos para sa taong yan para mailagay mo yung sarili mo sa kanila. So yun ang napaka-importanting bagay. Tapos pangalawa, na dapat nating maintindihan, huwag natin silang ministeryohan pag may problema na. Magministeryo na tayo habang wala pa. Build relationship na mapagkakatiwalaan nila tayo as in learn to walk with them and huwag natin silang ispoilin.
Kasi hihina ang kanilang mga spirito, hihina ang kanilang pagkatao kapag ini-spare natin sila sa mga preparasyon ng Diyos para sa mas matindi pang mga stress ng buhay. Kaya napaka-importante na matuto tayo sa ibang tao paano sila maging mabuting magulang. At matuto rin tayo sa ibang tao, hindi masamang mag-ask ng counsel kung paano kakausapin at may ministeryohan yung mga anak natin na dumadaan sa depression. So mayroong mga tinalaga ang Diyos na ang kala expertise na mga mananampalataya ay sa larangan ng pakikipag-usap sa mga depressed. So magpatuto tayo sa kanila, makipag-usap tayo sa kanila. Pero siyempre, dali natin sila sa Panginoon Diyos. Pinaka-importante yun. Para magkaroon sila ng encounter sa Diyos because only God can really bring complete healing sa kanilang mga pinagdadaanan. Maraming salamat po, Pastor Bong. Isang pinagpalang linggo po sa inyong lahat.